showbiz fanatics, by mga directors and producers ng movie, meron pong confession patungkol sa Kat din. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po munang i-shoutout at pasalamatan ng lahat ng mga Kat din fans all over the Philippines, all over the world, na talaga namang grabe. Talaga masasabi kong hands up talaga ako sa mga Kat din fans dahil po dito sa ibabalita nating ito. Dahil part po kayo ng history na ito na ipinapakita ngayon ng Kat din. So thank you so much to everyone. Siyempre bago yan, ihatid ko lang sa inyo ilang mga news, no, dahil according po sa ilang source, no, na ang Canada ay naghahanda na rin para sa kanilang pa-black screening. May mga marami na pala mga Pinoy doon na talagang nagpe-prepare for the black screening ng movie ng Hello Love Again, kung saan ay makikita talaga natin na napakasipag ng mga Canadian na OFWs na nandoon. So ibig sabihin, nakaumang na rin po pala yung kanilang mga pa-black screening. At the same time, congratulate din natin si Mr. Alden Richards dahil yung sinasabi po na laos na mga Katniel fans, ano, na nag-uwi na naman po ng panibagong award sa solo or what, 8 Gems Awarding Best Performance in Lead Role Male Winner. So ito po, it only shows na talagang hindi po totoo talaga yung mga sinasabi nilang laos na si Alden Richards at parang nakikisabay na lang dun sa kasikatan ni Miss Catherine. Si Alden po ay sikat na bago pa po yan i-partner kay Catherine, kaya napakalaking ano niyan, napakalaking sampal niyan para sa mga Katniel fans na nagsasabing laos na siya. Pero alam niyo po ba na mas may good news pa po na talagang nasagap natin patungkol sa bagay na ito, in which ang DWAR, sila po yung nagbalita nito na parang sinasabi nila na may mga confession ang mga producers and directors dito sa Pilipinas dahil inaamin po nila na natatakot po sila, natapatan, no? Natatakot sila, natapatan tong movie po ng mga local producers po natin dito sa Pilipinas dahil po sa mga historical na nangyari dito po sa Kat din. First, of course, sinabi ko nga sa inyo, ngayon lang po nangyari na 2 months in the making pa, no, yung kanila pong movie bago ipalabas. Pero sold out ang tickets, tapos ngayon lang din po nangyari na nagkaroon ng midnight screening. Biruin po ninyo, alas 12 ng madaling araw, magkakaroon po ng midnight screening sa ilang mga local malls dito sa Pilipinas. At hindi lang po yun, ibinalita rin po na sa unang salta pa lang, sa unang paglabas pa lang ng tickets, ay nabawi na po, no, sa unang pagbebenta pa lang ng mga tickets, yung online na selling ng tickets, nabawi na yung ginastos ng production. Tapos yung mga papasok pang mga other days, diba, yung mga other black screenings pa po na ginaganap with the other days, hindi dun this coming November 13, kasi parang lahat ng Pinoy gusto po nila November 13 makakapanood sila, meron pang pumili ng midnights eh. Tapos yun po yung ilan sa mga historical na parang nape-pressure ang ilan sa mga local producers na mag-produce ng panibagong movie. Kaya nga naniniwala talaga ako kung bakit po na-delay or parang kinansela yung movie po ng Kim Pao, kasi nakita nila kung gaano kalakas ang Kat din. Napakahirap kasi na magkaroon ng comparison. Tapos po yung movie po ng Kim Pao dapat ipinalabas yun October, tapos lalabas yung movie ng Kat din ng November. So hindi man po inamin ng mga Kim Pao na talagang na-cancel to, parang na-pressure, 'di ba? Kasi meron na po silang tinitaping na movie eh nakaumang na po talaga 'yon, pero wala silang inilalabas na rason. Parang nadismaya yung ilan sa mga Kim Pao fans kung bakit hindi siya natuloy. So ito nga yung isa sa pinaka biggest reason, no? Ayaw nila na parang magkakaroon ng comparison talaga 'yan eh. Talagang lalamunin ng buhay ang nang cut din ang Kim Pao movie kapag nagkataon. Kaya good decision yung ginawa po nila. Hayaan natin, ibigay muna natin yung highlights para sa Kat din. So, dahil po dyan, yun po yung ilan sa mga worry ngayon ng mga local producers. Paano po nila papantayan yung history na naitala ng Kat din, ano? And the success of this movie
E syempre po, ikikredit din natin sa lahat ng mga supporters ng Kat Den, yung mga masisipag magpa black screening na hindi pa man po talaga masipag mag-promote ng movie. At talagang naroroon sila kahit po ano pang lugar ipuntahan ng Kat Den, nandoon po talaga lahat. Kaya credits din po yun sa inyong lahat ng mga Kat Den fans. And for that, narito naman ang ilan sa mga reaction po ninyo at komento patungkol naman sa ating latest updates. So magbabasa tayo, no? Unahin po natin ang komento mula kay Mr. or Miss Mr. Joel Lopez. Sabi niya, malabong gamitin ni Alden si Kat para lang sumikat dahil super sikat na si Alden at mayaman na yan. Nagpapaaral pa nga yan at may sarili pang production. Di ba makikita ng mga bashers yan? O nagbubulag-bulagan lang sila para sirain si Alden. True. Di ba? Kasi yun yung sinasabi nila na ginagamit lang daw ni Alden si Kat. Which is, kasi wala silang maisilip na pangit kay Alden. Kaya yun po yung sinasabi po nila. And sila-sila lang din naman talaga yung naniniwala sa mga sinasabi nila kasi yung mga achievements po ni Alden Richards ang makapagpapatunay na meron pong narating at meron pong fame si Alden. Sabi naman ni Miss Nelia, is the other way around, who is Laos? Where is that guy who keeps saying Alden was Laos? No way. Jose, ano, no way. No one can put the good man down. True. Good guy stay longer, bad guy goes down. Totoo po yan. Wala pong pwedeng makapagpabagsak sa isang mabuting tao. Sabi po ni Lenny Banting, si Daniel nga ang walang maraming billboards sa ganyan. Papahiya mga bashers ng Kat Den na mga Kat Niel fans si DJ. Actually po, kung pagbabasihan natin talaga yan, is sa popularity or sa fame lang talaga, sometimes pwede pa nating parang sabihin na parang kaya po nagkakaroon din ng mga parang ayoko po kasi parang ayoko pa kawalan to dahil parang feeling ko lang my point of view is that parang si Miss Catherine Bernardo lang talaga ang nagdadala for Mr. Daniel Padilla. And sabi ni Ma'am Siya Daisy, good afternoon Miss Darrell sa lahat ng Kat Den at sa mga viewers mo, pati na rin ng mga bashers mo. Dami blessings sa Kat Den, congratulations. Wow, grabe talagang Kat Den. We are so proud of you. Yung mga puso namin, pinapasaya nyo ng sobra, umaapaw pa sa saya. Sana tuloy-tuloy ang blessing nyo at sana masaya kayo palagi. At isipin nyo, andito lang kami, milyon na supporters nyo at palaging ingat kayo. Saludo ko sa inyong dalawa. God bless to both of you if you and to all Kat Den supporters. Ayan. Thank you so much, Ma'am Siya Daisy Empleo. Ngayon palang kinukongratulate na natin ang lahat ng mga Kat Den fans. Sabi nga ni Alden Richards, ganun yung respeto niya sa mga fans kasi for without all of you guys, diba? Pag wala yung mga supporters, kung ano man yung na-achieve nila ngayon, eh wala din kasi parang kapag walang sumusuporta. Sabi ni Miss Rex, Rexa, alage, mapagpalang araw Miss sa'yo Miss Doris, two lads, truly said, prayer can change everything. Ngayon, may abundance life sa career nila Kat Den. Dahil parehong mabait sa mga magulang nila. Hindi mo marinig, nag-fight back sa mga naninira sa kanila. Kaya sobrang blessed ng Kat Den natin ngayon. God bless everyone from Riyadh with care. Salamat, Miss Dards. Ayan, thank you so much po sa inyo pong komento, Ma'am Shino. At maraming salamat din po sa lahat ng mga kababayan natin from Riyadh na patuloy na nanonood at sumusuporta rin po dito po sa ating channel at sa Kat Den. Sabi ni Ma'am Siya Elizabeth, hello beautiful Miss Darrell, good morning sa inyo dyan at sa lahat ng mga Kat Den fanatics. Nakakatawa lang itong Kat Niel fans dahil talagang di nila matanggap si Alden para kay Kat. Mga bitter, di magsipag move on. Sabi sa Marisol Academy ni mula sa mga Kat Niel, eh napipilitan lang daw si Catherine kay Alden. Nakitang-kita naman na kinikilig ang lahat. Sobra nilang kaswitan. Basta kahit di sila umamin, normal lang yan. Na they keep their relationship private, magbunyi ang lahat ng Kat Denatics. And God bless you Miss Darren hanggang sa muli. Thank you Ma'am Siya Elizabeth. Alam niyo po, ganyan talaga kasi nasaana natin yan na meron talaga mga ganyang negative comments. Sabi nga naman ni Christy Permin sa kanyang channel, sabi niya, normal lang daw na mag-react ang mga Kat Niel fans ng negative dahil nga talagang fanatics po sila ng Kat Niel, ba? Diba? Tayo nga kapag po may bumabangga sa Kat Den, talagang nagre-retaliate, talagang nag-fight back ang ilan sa mga Kat Den, lalo-lalo na pag hindi totoo. Diba? So, let them be. Yun talaga kasisiyan nila eh.
wala tayong magagawa. Sabi naman po ni Ma'am si Mary Ann Versamira, congratulations Kat Den and thanks always Miss Darrens. Palagi po ako na pinanonood at pinakikinggan, watching from UAE Abu Dhabi. Thanks sa mga updates and God bless. Thank you Ma'am si Mary Ann. Sa inyo pong palagi ang panonood at sa lahat ng mga kababayan natin from UAE Abu Dhabi. Shout out po sa inyong lahat at mag-ingat po kayong palagi. Ayan, salamat po sa palagi po ninyong panonood at pakikinig sa mga updates po natin. At soon ay talagang mapapanood na po natin yung pinakaantay nating movie of the year. Sabi ni Ma'am Shili, greetings from Korea. Real na real, deserve ng Kat Den ang mga blessings sa good karma na nangyayari sa kanilang dalawa. Salamat po Ma'am Darrens sa mga updates sa Kat Den. Na kung paano ko sinusubaybayan ang Kat Den, ganoon din po ang pagsubaybay ko sa inyong pong channel. Thank you Ma'am Shi, thank you po sa ito naman mga kababayan din naman natin from Korea na talagang grabe po rin yung pagsuporta po nila. And I don't know kung maipapalabas po ang HLA, pero I think meron yan kasi may mga kababayan tayo sa Korea na talagang nagre-request din na magkaroon po ng Hello Love Again na movie dyan po sa Korea. And Miss Carmelita, good morning Admin Darrens. Ganyan din ang mga parents namin magkakapatid. Sabi nila hindi sila ang pipili ng mapapangasawa namin kasi kami raw ang makakasamang asawa namin. Ang gusto nila, respetuhin sila bilang magulang namin at mahalin ang tunay kaming bilang asawa. Ang magulang walang hinahangad kundi ang magandang kapakanan ng mga anak habang buhay, di ba Miss Darrens? Take care Miss Darrens. Ayan, thank you po. Tama po kayo Ma'am Shi Carmelita kasi ganun din yung nakikita natin kay Mami Min, diba? Yung mami ni Mr. or ni Miss Catherine Bernardo at si Daddy Bay. Grabe po rin yung support na binibigay po nila para po kay Catherine at Alden. Nakita niyo po nung nagkaroon po sila ng parang first mall tour sa Santa Rosa, Laguna. Ang laman po ng IG ni Daddy Bay at ni Mami Min, si Catherine at si Alden. Take care Miss Darrens, keep safe always everyone till your next upload ng Kat Den. Sa'yo lang ako nanonood ng vlogs, no other vloggers except sa'yo Miss Darrens. Thank you po. You're my idol na rin. Wishing you to meet someday when I will have my vacation in Manila. Bye for now, Miss Darrens. Sending you a big and tight hug, mamwa. Yan. Thank you po, Ma'am Shi Carmelita. Ayan, sabihan nyo lang ako, Ma'am Shi, kapag available tayo, why not, diba? Sana magkaroon tayo ng parang meet and greet, diba? Lahat po ng mga Kat Den fans, yung mga ano natin dito, yung mga nakakausap natin dito sa ating pong channel. Tapos magkakaroon tayo ng meet and greet one day. Parang ano lang, get together, diba? Why not? So, yun po yung mga dreams natin. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarrensTV. God bless everyone!